Nakakayak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-in love. Dear TBM! Circumtansya. Dear TBM, magandang araw sa iyo, DJ Pia. Ako nga pala si Ana, at may isa akong anak. Napasulat ako sa inyo dahil maraming nangyari. Sa buhay ko, napakiramdam ko na karapat dapat malaman ng maraming tao o ang mga tagapakinig ng inyong radio channel. Lalo na sa katulad kong batang ina. Pero bago ang lahat, gusto ko muna kayong bigyan ng konting kwento sa likod ng lahat. TGP, ako kasi yung tao na masipag sa pag-aaral. Kaya, hindi na maipagtataka na inaasahan ako ng aking pamilya. Gagawin ang lahat para makamit ang pangarap. Matalino ako sa ibang bagay pero inaamin ko na ako'y tanga dahil madali lang sa aking ibigay ang tiwala sa ibang tao. Hayaan ninyo akong ipahayag ang nararamdaman ko. Kaya huwag ninyo sana akong husgahan at sana may aral kayong matutunan sa karanasan ko sa buhay. Ah, sige. Dito na lang. Ah, yung bag pala. Salamat sa paghatid. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Kinabukasan. Uy, sama kayo? Sama kami. Go! Laban na! Si Ana, oh! Hi, Ana! Hi, guys! Dito ka muna. Sumama ka sa amin. Dali na. Saan naman tayo pupunta? Sa bar at magiluan! Tara! Let's go, guys! Party! Woo! Party! Shot mo na, Ana! Yan! Inumin mo, Ana! Yan! Woo! Basta tol. Druga to. Kaya lagyan natin. Lagyan mo na, please! Baka may makakita pa. DJ Pia, sa mga oras na iyon, alam ko sa sarili ko na nawawala na ako sa katinuan dahil sa alak. Gusto ko na lang matulog dahil sa hindi maipiliwanag na nararamdaman. Basta, hilong-hilo ako. Pare, bilis! Lasing na si Ana, hawakan mo, pare! Ano ba? Tigilan niyo nga ako! Sus, pakiipot! Bea! Umuwi na tayo! Tika, Bea! Hilong-hilo na ako! Saan mo ko dadalhin? Tika, akala ko si Bea! Huwag nga pakiipot! Guys, alam niyo ba? Puntis to si Ana. Hala, seryoso? Sabi ko sa inyo eh. At nakita ko siya, sila ni Anthony, nagkantutan sila kagabi. Oh, like, ew! Ha? So, totoo pala yun? Nandiyan na siya! TGP, sa oras na iyon, alam ko na alam na nila ang dahilan. Dahil sa mga titig nilang mapanghusga at nandidire. Labis akong nasaktan dahil itinuring ko silang kaibigan. Pero sila rin ang dahilan kung bakit ako nasira. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Hindi ko alam kung paano ko masusolusyonan ang aking problema.
isa lang ang nasa isip ko noon. Ang mawala sa mundo dahil sa kakahiyan. Ana, maghiwalay na tayo. Ano? Bakit? Alam ko na, Ana. At alam na din ng pamilya ko ang nangyari sa'yo. At ayaw na nila sa'yo. Ang rumi mo na kasi. Akala ko tanggap mo ako, James. Akala ko maiintindihan mo ako. Hindi, Ana. Hindi ko tanggap. At hinding-hindi ko matatanggap. Naririndi na ako sa'yo. James, huwag naman ganito, please. Maghiwalay na tayo. Hindi ka lang, James. Hindi pa tayo tapos. Please. Huwag mo kong iwan. Parang awa mo na. James. Tumigil ka na. Tapos na tayo at wala nang tayo. James, di ka lang. James. DJ Pia, napagtanto ko sa sarili ko na wala akong kakampi kung hindi ang sarili ko. Kaya kahit mahirap, kahit natatakot akong harapin ang pagsubok na aking dinanas, kinakailangan kong magpalakas para harapin ang pagsubok, ang aking magulang at hindi ipagkait sa kanila ang katotohanan. Dubli ang kaba na aking nadarama sa mga oras na iyon dahil baka hindi ako tanggap ng aking pamilya at palayasin. Ngunit nagkamali ako. Sumisigaw ang kaligayahan sa aking puso dahil tinanggap pa rin nila ako ng buo at hindi ako hinuhusgahan. Tinulungan nila akong buhayin ang anak ko at binigyan ng suporta. Napagdesisyonan kong putulin ang ugnayan o komunikasyon naming magkakaibigan. At wala na talaga kami ni James. Sinubukan ko siyang ipaglaban pero ayaw na niya. Gusto ko siyang habulin at magmakaawa na mahalin ulit ako at humingi ng kapatawaran. Pero hindi na niya kayang ibalik pa kung ano ang meron kami dati. Masakit lang sa damdamin na hindi na niya ako kayang tingnan sa mga mata tulad ng dati. Ang kumikislap niyang mga mata sa tuwing nakikita niya ako at kung gaano kami kasaya at ang pagmamahal na kanyang ipinaramdam sa akin. Siguro doon na lang iyon. Kung nakikinig ka man ngayon sa Radyo James, humihingi ako ng kapatawaran at sana masaya ka na sa buhay mo ngayon. Maraming salamat sa kunting panahon na tayo'y nagkasama. Tandaan mo, minihal kita ng tunay. Sadyang mapagbiro lang ang tadhana at talagang hindi tayo ang para sa isa't isa. Gusto ko mang pilitin ang bathala at ang tadhana, pero para saan pa kung hindi mo na kaya akong mahalin? Salamat sa lahat, James. Mag-ingat ka palagi. Sa ama ng aking anak, sana wala ka nang mabiktima at sana huwag ka nang gumawa ng kasamaan. Ang Diyos na ang bahala sa'yo. Bilang konklusyon, masaya ako. Pinutol ko sila sa aking buhay. Dahil sila ang bangungot sa aking buhay na kahit kailanman ayaw ko nang balikan. Hindi bali wala akong kaibigan o asawa. Basta may anak at pamilya akong mapagmahal na nagbibigay sa akin ng lakas sa pang-araw-araw. Nais kong ipaalam sa inyo
na pumili kayo ng kakaibiganin na kung saan sasamahan ka sa lahat ng iyong kalungkutan, kasiyahan, at pinabati ka sa bawat milyahe na nakamit mo na walang halong paninira at kapastigan. Kung hindi, tunay na puso at pagtrato. Sa mga katulad kong mga batang ina, isa lang ang masasabi ko. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Bigyan ninyo ng lakas ang inyong sarili at tulungan ito. Hindi man madali, pero asahan ninyo na hanggang may bukas, may pag-asa pa. Maghintay lang sa proseso at lumaban. Iyon lamang, DJ Pia. Salamat dahil ang kwento ko ang iyong napili. Sana may natutunan kayo sa aking kwento. Maraming salamat sa pagkikinig.